Kate Kids, welcome back again sa aking Lee's Tech Channel. So we're back again for another video and we're gonna do an unboxing video for the affordable smartphone. At the same time, I'm going to unbox affordable tech products you might gonna use at home or elsewhere. So if you wanna know what are these products or exciting products, then I guess you must watch this video till the end. So huwag nating patagalin pa, Kate Kids, magsimula na tayo. Ipapakilala ko sa inyo itong Bezos Lighting. Ayan, this one guys is a wireless magnetic LED table lamp. So, it is perfect kapag gabi tapos nag-work from home ka or nag-study from home kasi naman, this is very easy to use and it saves space kasi hindi na kailangan siya ilagay sa table kahit i-attach nyo lang siya sa wall. As we unbox this, it comes with its USB Type-C cable. At kung makita nyo, maganda rin yung packaging niya. And this is the lamp, guys. Ito, guys, one-touch control lang ito. Isang tap mo lang is iilaw na agad yung ating lamp. What's good about this? Adjustable yung kanyang lighting. And ma-adjust nyo rin po itong mismong lamp kung anong angle ang gusto nyong gawin sa kanya. And it has no blue light hazard. At long-lasting din siya kapag naka-low light kayo kasi 24 hours na siya magagamit. Kapag high light naman is at least 4 hours is okay na. And again, rechargeable siya. And of course, magnetic po siya. And ito namang second na tech product na ipapakita ko sa inyo is itong another Bezos na product. But this one is the GaN 2 Pro 65 Watt GaN Pro USB Charger. So what's good about this? Kasi hindi lang to basta-bastang charger lang na maliit. You can charge at least 3 devices with only one charger. Yes, and it is 65 watt na nga siya. So it's fast charging as well. So kung makita niyo diyan, ayan yung itsura niya. And of course, it comes with a double USB Type-C connector. And yeah, we have a guide and this is the box actually. And diba, super small lang siya, easy to carry, and it doesn't occupy a lot of space kasi nga isang ganito lang ang dadalhin mo kahit saan. Tapos gusto niyo ng maraming masasaksak na sa kanya. So this one is good, guys. It has two USB Type-C here na port, charging ports, and isang USB. So pwede ka bang charge ng laptop, tablet, and phone at the same time. It's very safe to use, of course. So rest assured na maganda yung quality niya and safe din siyang gamitin. Next is the last one I share ko sa inyo. If you have cars out there and problema niyong paglinis dahil na sa mga out of the sight na ng mga dust sa car niyo. Ito guys, I think you might gonna need this vacuum cleaner. So it is not just a vacuum cleaner, it's wireless. Here makikita niyo, meron na siyang 2-in-1 suction nozzle, blowing hose, meron na siyang charging cable, and of course, storage bag. So, ang kinaganda dito is, again, wireless na nga siya, so very convenient to use. No hassle with the wires while you're cleaning sa yung car. And guys, hindi rin siya ganun kaingay. Unlike sa other vacuum, sobrang ingay. And maganda, strong yung suction niya. And of course, pwede rin siyang blower. Then, long-lasting din yung kanyang battery, guys. And what's good about this is very affordable lang din itong vacuum cleaner ng Bezos. So yun guys, if you want these things here na shinare ko sa inyo, puntahan nyo lang aking description box, nakalink na po to lahat doon. So what are you waiting for? Grab yours now! So ayun na guys, so, eto na tayo sa ating unboxing talaga ng phone. At eto, matagal na talaga to sa market guys. Kaya nga lang, ngayon ko naisipan siyang i-unbox kasi naka-sale siya. So perfect time ito na i-unbox at i-review dito sa aking channel. So in this video guys, is we are going to unbox and review the Oppo A15. So sa mga Oppo avid fan dyan, ayan, this is for you kasi ito yung affordable din nila na phone. So ayan, nandito na nga siya. And kung makita nyo, yun yung itsura ng box. Sa likod is sa mga primary specification. And the color that I have is fancy white. So sa box niya guys, meron lang po tayong USB cable, meron tayong adapter, meron tayong SIM ejector, protective case, quick guide, and warranties. Ayan. So, eto na yung phone. And here you go. So, magaan siya guys, in fairness. And medyo may kanipisan yung unit.
Then, ito naman yung likod. Ayan, this is the back design and color of the Oppo A15. And actually, marami naman silang other colors. Hindi lang fancy white, may dynamic black and may mystery blue din sila. Kaya ako pinili yung white kasi napakaganda rin naman talaga niya tingnan. Eh, napakalinis niya. And in fairness ha, hindi ganun ka visible yung aking mga fingerprints. And then, maganda yung coating niya, no? Yung glossy na coat. And the placement of the camera itself is okay din. And andito na nga yung kanyang fingerprint scanner. Sa right side, nandito yung volume rockers power button. Sa left side is yung tray. Pwedeng lagyan ng dalawang nano SIM card at isang Safford SD card. And ayan, sa lower part niya guys, nandito yung speaker. Micro USB pa po yung charging port niya. Yun lang. And the microphone ng 3.5mm audio jack. So ayan, nakita niyo na yung design. And for me, I love it again. It's very simple. It's very elegant. And minimal lang siya. Tapos very clean lang talaga yung color, which is I really, really like. Now guys, tinanan natin yung display ni Oppo A15 kung maganda ba. There, makikita nyo, 6.52 inches na po yung screen display niya at makikita nyo rin may chin pa siya and water drop. Well, hindi naman totally impressive yung display kasi nga affordable lang din naman siya. So, yung display niya ay sakto lang kasi IPS LCD lang naman yung screen. So, yan makikita nyo. Ito yung mga icons niya. Hindi siya pa drawer, of course. 1600 by 720 naman yung kanyang screen resolution. So, 720 lang po yung kaya niya. And 60Hz din yung refresh rate niya, in fairness. Then, sa kanyang features, may 100 mode naman siya. May screen recording, screencast, eye care. Okay naman kasi nandun naman yung mga features na gusto ko. So, now let's go on na guys sa kanyang specification. So, si Oppo A15 is powered po siya ng MediaTek Helio P35. Ayan. So, hindi man yan po kabaguhan na chipset, pero maganda rin naman yung MediaTek na Helio P35. Color OS 7.2 based on Android 10 na siya. And yung RAM at ROM niya, dalawa actually yung variant, pero hindi ako sure kung available yung 2GB and 32. Pero etong hawak ko ngayon is 3GB and 32GB ang variant niya. So, expandable naman siya to 256 via micro SD card. So, battery niya guys, 4,230 mAh naman siya. So, not bad na rin as, you know, an entry-level phone. Sa camera guys, sa rear camera po siyang 13MP triple AI camera. Yan yung main shooter niya. And sa rear cam features ng camera niya, ayan, makita nyo may siyang night mode in fairness. Panoramic, time-lapse, portrait, photography, and of course, yung slow motion. So, okay rin it kasi may mga ganong features naman din siya. So, yan yung papakita ko na sa inyo guys, yung performance ng kanyang cameras. Front and back, and so far impressed naman ako kasi maganda naman yung camera niya sa front at pwede niyo rin i-adjust yung beautification level if ayaw niyo yung parang super ano lang filtered lang masyado yung skin and the quality itself, pwede naman din i-adjust. So for me, I'm satisfied with the front cam. Actually maganda naman talaga yung mga cameras nila, especially ngayon. And yung rear cam naman niya, eh, satisfied din naman ako kasi clear naman din at hindi rin siya as in OA or over na yung kuha talaga, sakto-sakto lang din. So sa camera ng Oppo A15, nababagay lang din siya sa kanyang level, no, sa kanyang price range. Kasi diba, this is only 6,990. So para sa akin, satisfied naman ako as, you know, camera addict sa mga phones. Syempre, special sa akin yung camera talaga. So wala naman ako masabing hindi maganda sa kanya. Except lang siguro kapag low light na, hindi ganun ka-impressive na talaga. But if meron naman proper lighting, maganda naman yung camera niya. So now guys, muntahan natin yung gaming. Sa gaming guys, mapaglaruan siya ng Mobile Legend.
and high setting in fairness and high frame rate na rin. So in fairness, smooth din naman siya paglaruan, makita niyo naman diyan. Maganda yung quality, sakto lang siya, and yung screen niya is sakto-sakto lang din. Enough naman na mag-enjoy ka sa game experience. Same with the COD, ayan, mapaglaruan siya in fairness, pero low setting, and high frame rate din. So far naman, smooth din naman yung paglalaro, wala namang frame drops, wala namang lags. So okay, nakatulong din yung 60Hz na refresh rate niya. Standard naman din yun. So, for me guys, as a whole, para sa akin, is maganda naman si Oppo A15, especially sa mga students. Mas mano ko to sa mga students. Pero sa mga heavy gamers, hindi ko siya masasuggest kasi ibang level na yun sa mga heavy gamers eh. Wala namang ganun sa entry level talaga na sobrang ganda na talaga ng quality ng gaming. Pero hindi na rin siya bad. Mapaglaruan siya. Pero hindi nga lang doon sa mga heavy apps. Maganda siya gamitin for schooling, online class, and the camera itself is maganda rin naman. So, pwedeng-pwede na ito sa mga estudyante, guys. So, sa mga kapatid, anak nyo, inaanak, ganyan. And ito, good news, guys, kasi naka-sale po siya ngayon. So, from 6,990, naka-sale na lang po siya ng 5,990 sa 6,6 sa Lazada. So, abangan nyo yan. Kung gusto nyo mag-purchase ito na mas mura, is puntahan nyo na yung Lazada at i-add to cart nyo na to para hindi na kayo maubusan pa. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. I hope na maraming kayo natutunan. Don't forget to like, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again to my next video. Bye!